Grace, welcome to my channel. So for today's video, i-content ko naman is Hi guys, it's Grace. Welcome to my channel. So for today's video, at dahil nandito pa ako sa Taiwan, i-content ko naman ngayon kung ano yung self requirement niyo bago kayo makapunta dito sa Taiwan. Self requirement mo is syempre dapat yung decision making mo. Paggawa mo ng decision mo sa sarili mo, hindi pwedeng pabago-bago. Naisip mo ngayon ay mag-a-apply ka, tapos bukas, parang ayoko na kasi wala na akong budget papunta doon sa agency na pupuntahan nyo. Kaya dapat yung decision nyo talagang buo sa isip nyo at saka sa puso nyo. Yun guys, dapat yung pag-a-abroad nyo is buo nga sa isip at puso nyo kasi mag-invest na kayo dito ng time nyo. Hindi naman lagi kayong pupunta din naman, pero makikita nyo at saka i-update kayo ng agency kung kailan kayo pupunta. Dapat available kayo noon, syempre. Kung hindi man kayo available, talagang bibigyan nyo ng oras kasi ayon, hindi naman lagi available ang agency na magpapunta, lalo na ngayon is pandemic nga sa atin. So, sumisingit sila ng oras, ng araw para kayo eh talagang maisingit nila sa kanilang oras para at least, diba, yung gusto nyo na nga makapunta ng Taiwan is makamit nyo. Mag-invest kayo ng time. Syempre ng money din. Second, dapat may ipon kayo kahit kaunti. Alam kong may lending ding draman kung talaga makakapasa kayo, pero yung sa pag-a-apply, mga pamasahin nyo, sa pagkain nyo, kailangan meron pa rin kayo kahit unting nakatabi. Tip lang naman sa na masasabi ko sa inyo, when it comes to money, kailangan may pamasahin kayo, syempre. Di naman kayo makakatipid doon kasi ang pamasahin sa Pinas, pamahal na rin ng pamahal, lalo na ngayon, pandemic pa. So, sa makakatipid na lang kayo doon sa pagkain, magbaon na lang kayo ng biskwit nyo, kung sa lunch naman magbaon din kayo ng water nyo, kaya ng tinapay na lang, diba? The third one naman is dapat habaan nyo yung patience nyo kasi dito nyo masusubukan kung talagang makakapagtiyaga kayo sa haba ng pila, sa dami ng tao nag-a-apply, tapos sa time nyo, sabihin nyo aga-aga nyo pumunta tapos hanggang anong oras na hindi pa rin kayo naaasikaso. Pero ganun talaga naman kasi kapag nag-a-apply, sa una mahirap, pero in the end naman, di ba, may magandang resulta din naman nito sa atin para rin sa pamilya natin. Pero dapat din pala, pag gumagawa kayo ng decision, isama nyo naman yung mga magulang nyo. Tanong nyo sa kanila kung okay lang ba na ganito, mag-abroad ka, nag-apply ka, ganyan-ganyan. Pero, sabihin mo sa magulang mo na mag-apply pa lang naman ako, kaya huwag mo na kayo umasa talaga na makakapunta na kaagad. Kasi nandiyan yung mga rejection, hindi lang naman isang company, isang agency na in-applyan mo, pasok ka kaagad, hindi rin, di ba? Syempre, mag-apply ka rin kung saan-saan, makikita mo yung mga agency, kung saan maganda, at saka legit na agency. Tapos yung company na pupuntahan nyo dito sa Taiwan, syempre i-search nyo din sa Google kung wala kayong kakilala dito sa na nasa Taiwan na pwede nyo pagtanungan na maganda ba dito sa agency na to, o maganda ba dito sa company na to, maganda ba yung pasahod, yung mga ganun ba, maganda ba yung benefits. Syempre magtatanong ka din ng mga background na ganun, di ba, kung wala ka pa talagang idea. So mag-search ka lang din or sa mga friends mo na nandito na, 'di ba? So ayun. So ayun nga guys. So comment down below na lang kayo dito sa my vlog ko kung ano pang gusto niyo malaman sa pag-a-apply niyo dito sa Taiwan. Guys, like and subscribe lang kayo dito sa aking YouTube channel para updated kayo lahat sa aking mga video, and don't forget to click the notification bell. Bye! So guys, wait nyo pa yung mga next vlog ko about dito sa Taiwan or kung paano yung pagpunta dito sa Taiwan. So, bye-bye!